Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang tatlong lugar sa bansa dahil sa bagyong Obet. Ang Tropical Depression Obet ay patuloy na kumikilos sa kanluran, timog kanluran sa karagatan ng Pilipinas sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa huling pagtaya ng pag-asa na mataan ito sa silangang bahagi ng dulong hilagang Luzon, taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 55 kilometers per hour. Nasa ilalim ngayon ng Signal No. 1 ang Batanes, Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos, maging sa Central Luzon at bahagi ng Quezon, gayon din sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa nangyaring landslide sa Malitbog, Bukidnon, Lunes ng hapon. 5 katao na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng putik at lupa sa Sitio Mabuhay, Barangay San Luis, habang may 4 pang hinahanap sa ngayon. Nagtulong-tulong na ang search and rescue team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang mga miyembro ng 16th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga kawani ng private construction company para hanapin ang ibang nawawala. Nabatid na ang mga biktima ay pawang mga trabahador ng lokal na pamahalaan na nagsasagawa ng clearing operations sa barangay road na natabunan ng landslide kasunod ng malakas na pag-ulan noong Linggo. Natapos na umano ang trabaho ng mga ito at nagpapahinga na lamang matapos mananghalian sa isang bahay nang gumuho ang lupa bandang alas 12:30 ng tanghali noong Lunes. Sinusuri na ng Department of Health o DOH ang pinagmula ng hand, foot and mouth disease cases sa San Pascual, Batangas. Kasunod ito ng outbreak ng naturang sakit na naitala sa nasabing lugar. Ayon sa DOH Calabar Zone, nagsasagawa na ng epidemiological investigation para malaman ang pinagmulan ng outbreak. Mula September 26 hanggang October 16, nakapagtala ang DOH Calabar Zone ng 105 cases na karamihan ay mga batang 1 to 16 years old. Pinadala na ng DOH sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang nakolekta nilang samples para isailalim sa pagsusuri. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.